charges are rape, serious physical injuries, arbitrary detention, maltreatment of prisoners, rape threats, grave coercion, violation of RA 7438, for an act defining certain rights of persons arrested, detained, or under custodial investigation, violation of the International Covenant on Civil and Political Rights, Convention Against Torture, and other related treaties. So these are the specific charges. So I said this would go through our usual process. We're not going to ignore this complaint at all. We will be serious about this complaint. Simula nung nagbigay ng ruling yung Court of Appeals 2008, hindi naman kami nagtitigil sa pagkikilos at paghahanap sa kanilang dalawa, Sherlyn Kadapan at Karen. Ano po ang inaasahan nyo dito sa pag-file ng case against Palparan and other military? Hindi kasi sa DOJ, we believe na yung ating head sa Department of Justice I believe makapagbigay siya ng fair treatment na kung talaga ang may kasalanan ay dapat talaga mananagot. So, malaki pong pag-asa niya. Ano ang sabi sa inyo personally ni Secretary De Lima tungkol sa kaso? Ang kaso nito ay it's like other case na malaki siyang kaso dahil it's a human rights violation, so it's equal as in other cases na malaki rin sa ating mga kaso na natatanggap nila. 4 na taon na nung April 28 mula nung dinukot ang aking anak na si Jonas. Bilang pagtagapangulo, chairperson po ng Desaparecidos, kami ay nakikiisa sa Empeño at Kadapan families. Kami ay naniniwalang sa pamumuno ng Department of Justice Secretary, si Laila De Lima, makakamtan din namin ang justisya para kila Karen at kay Sherlyn. Pinagbibigay pugay po kami sa dalawang nanay sa kanilang katapangan na mag-file nitong case kontra kay Palparan. Gusto namin malaman ng ibang nakikinig dito na kami po ay hindi natatakot. Tuloy-tuloy po ang aming paghahanap ng mga anak. Ang susunod po na mag-file din ng criminal case kontra po sa mga state forces na involved sa pagdukot kay Jonas ay ang Jonas case. Tulungan niyo po kami sa inyong pagdarasal para tuloy-tuloy pong hindi kami mawala ng lakas ng loob at na mga kasamang dumadamay sa amin na nandito rin ngayon.